Hindi pa man dumarating ang eleksyon 2013, usap-usapan na po yung mga posibleng magharap sa presidential elections sa 2016. Sino-sino nga ba ang mga posibleng kumandidato sa pagkapangulo? Balitang hatid ni Sherry Ann Torres. Kung politika at politika lang ang pag-uusapan, ang esensya ng mga midterm election tulad na idaraos ngayong Mayo ay ang paglalatag nito na entablado para sa higit na inaabangang presidential elections. At ngayon pa lang, halos 100% sigurado na raw ang Liberal Party kung sino ang manok ng ruling party sa 2016. Si Interior Secretary Mar Rojas ang dating running mate ng Pangulo. That's the consensus in the party. Of course, Mar has... I do not know exactly what is in his mind, but he said he has not decided. And I assume he has not decided because he wants to concentrate on his job as DILG and doesn't want his decisions to be influenced by 2016 at this point. So we perfectly understand Senator Mar's position when he said that it came as a surprise to him and it is not in his mind. But insofar as the LP is concerned, insofar as I am concerned, we believe that he's best qualified for 2016. Sa text message sa GMA News, sinabi ni Rojas na nagulat daw siya sa pahayag ni Senator Franklin Drilon. Maaring plano o projection lang daw ito ng campaign manager ng Liberal Party. Hindi pa raw niya iniisip ang 2016 sa ngayon dahil tutok daw siya sa kanyang trabaho. Noong eleksyon 2010, nagdeklara na si Rojas na kakandidato sa pagkapangulo. Pero sa paglutang ng pangalan ng nuoy si Senator Noynoy Aquino, kasunod na rin ang pagkamatay ng kanyang inang si dating Pangulong Corazon Aquino. Today, I am announcing my support for the candidacy of Noynoy Aquino for president of 2020. Nagparaya si Rojas, umatras para sa kandidatura ni Aquino. Naging mahigpit ang tunggalian ni Rojas at Jejo Marbinay sa pagka-vice-presidente noong 2010 na humantong pa sa electoral protest. At sa 2016, hindi malayong muli sila maghaharap para naman sa pagkapangulo. Matagal na rin kasing sinabi ni Binay na balak niya tumakbo para sa pinakamataas na posisyon sa bansa. Sinubukan namin makapanayamang vice-presidente pero nasa isang pulong daw ito. Ayon sa tagapagsalita ni Binay, tinatanggap nila ang pahayag ni Drilon sa planong pagtakbo ni Rojas dahil may otoridad naman daw siyang magsalita sa mga ganitong bagay bilang campaign manager ng LP. Gayunman, ang karera sa 2016 hindi lang naman daw sa pagitan ng mga kaalyado ng Pangulo. Ang lakas CMD naghahanda na rin daw. Ayon mismo kay House Minority Leader Danilo Suarez, ang napupusuan daw ng partido na isabak sa presidential race ay si Senador Bong Revilla Jr., ang kasalukuyang presidente ng Partido Lakas. Pero nang makapanayam ng GMA News si Revilla, sinabi niyang wala pa raw siyang desisyon tungkol dito. Well, napag-uusapan pero siyempre too early no, para pag-usapan. Dito muna tayo sa trabaho natin sa Senado. Ready kayo, sir, kung saan sa kanila? Paghahandaan. I cannot say that I'm ready but paghahandaan natin. Kaya naman mainit ng inaabangan ng takbo ng kampanya ngayong 2013 nang masulyapan ang magiging labanan para sa pinakamataas na pwesto sa bansa. Sherry Ann Torres, GMA News.